Sa tindi ng apoy, unti-unti nang naglaglagan ang mga bahagi ng pampasaherong bus na yan sa Camarines Norte. Tuluyan nang natupok ang bus bago pa dumating ang mga bumbero. Nakababa naman ang mga pasahero pero marami sa mga bagahe ang naiwan at naabo. Babayaran daw ng bus company ang mga nasunog na bagahe. Batay sa investigasyon, lumalabas na problema sa wiring ang sanhi ng sunog. Nagbabala ang PNP sa publiko tungkol sa bagong scam. Sa One Ring Phone Scam, may tatawag sa inyong di kilalang number pero isang beses lang na magri-ring. Patibong daw yan para mabiktima kayo ng iba pang scam. May report si Marisol Abdurrahman. Nakakatanggap daw si Emily ng mga miss call na isang ring lang mula sa mga di kilalang numero. Tinitext ko po, tinatanong ko po sino po sila. Pero hindi sila nagre-reply. Tinatawagan ko pero hindi naman sinasagot. Matapos tawagan ng numero, nakatanggap na raw ng mga text scam si Emily pero hindi naman daw siya naniwala. Minsan may text sila na panalo daw ako. Sabi ko, hindi ako maniwala, scam to eh. One Ring Phone Scam ang tawag dyan ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group. Patibong daw yan ang mga scammer para malaman kung active pa ang inyong number. They sell it on the dark web kung saan merong mga clients na bibili naman yan kasi potential numbers na pwede mong gamitin na potential victims. Kapag nalamang aktibo ang inyong numero, posible raw na gamitin ito sa iba't ibang klase ng scam. Maaring mabiktima na kayo ng phishing o yung may mga tatawag sa inyo na nagpapanggap na ahente ng mga bangko o ahensya ng gobyerno para makuha ang inyong impormasyon, gaya ng inyong credit card numbers, bank details o social security number via voice call. Payo ng PNP ACG para di mabiktima ng One Ring Phone Scam ng phishing, huwag pansinin ang mga di kilalang numero hanggat maaari. Lalo mag-ingat kung international number na di nyo kilala ang tumawag. Huwag ding basta-basta ibigay ang inyong personal na impormasyon. Marisol Abdurrahman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kakulangan ng malinis na tubig ang isa sa mga idinaraing ng mga lumikas dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng bulkang Mayon. May paalala naman ng PHIVOLX kasunod ng mas kaunting rockfall events at volcanic earthquakes sa paligid ng bulkan. May live report si Jesse Cruzat ng GMA Regional TV, Balitang Bicolanja. Jesse! Maki, habang tumatagal nga ang pag-aalboroto ng bulkang Mayon, ay mas nadadagdagan pa ang bilang ng evacuees dito sa lalawigan ng Albay. Sa katunayan, sa pinakahuling tala ng PDRRMO Albay, pumalo na sa 4,268 ang bilang ng mga pamilyang inilikas. Tila instant tourist attraction ang pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Ang ilang motorista tumigil pa sa gilid ng kalsada para matunghayan ang lava flow. Ngayong gabi, tuloy-tuloy ang pagdaloy ng lava sa dalisdis ng bulkan. Indikasyon na patuloy pa rin ang pagtaas ng magma. Sa datos ng PHIVOLX, 221 rockfall events at isang volcanic earthquake ang naitala sa nakalipas na 24 oras. Mas mababa kumpara sa 260 rockfall events at 21 volcanic earthquakes noong June 11 hanggang kahapon. Pero di pa raw ito nangangahulugan na kumakalma na ang bulkan. Bumaba lang yung mga parameters natin pero it's still too early to say. The reason why we have to look at this on a day-to-day basis. Mm-hmm. It's an effusive eruption, malumanay na pag-agos ng lava. Habang hindi pa natatapos ang pag-aalboroto ng bulkan, sa mga evacuation center muna mananatili ang mga residenteng inilikas. Problema sa ilang evacuation center ang supply ng malinis na tubig. Yung mga bata, lagi LBM na, mga nakakasakit na. Tsaka pag umaga, wala kaming tubig dito. Nagrasyon na ng inuming tubig sa mga evacuation center ang water filtration machine ng NDRRMC. Sa Barangay Budyaw sa Daraga Albay, tinulungan na ng mga kawanin ng Daraga Municipal Police Station ang mga magsasaka para mabilis na maani ang kanilang mga tanim na gabi. Kailangan kasi nilang lumikas agad dahil pasok sila sa 6-kilometer permanent danger zone. Ayon sa Department of Agriculture, sapat pa sa ngayon ang supply ng gulay sa Albay. Para hindi malugi ang mga magsasaka, naglaan ang Albay LGU ng nasa 4 million pesos para bilhin ang kanilang mga ani. Mahigpit ding nakamonitor ang DTI Bicol para tiyaking nasusunod ang price freeze sa mga pangunahing bilihin matapos ideklara ang state of calamity.
Maki, hanggang sa mga pagkakataon niyang ito ay patuloy pa rin yung rockfall events at lava flow mula sa crater ng bulkan patungo sa dalisdis nito. Kung kaya't ang paalala ngayon ng FIVOX, lalo na doon sa mga residenteng naninirahan sa loob ng 7-kilometer extended danger zone, maging maingat at maging alerto sa anumang oras dahil hindi natin alam ang mga susunod pang magiging aktibidad ng bulkang Mayon. Maki? Maraming salamat, Jesse Cruzat. Malaki raw ang demand ngayon para sa mga Pilipinong nurse sa ibang bansa ayon sa Department of Migrant Workers. Ayon kay Migrant Workers Secretary Susan Ople, nagpapagandahan na ng mga benepisyo ang iba't ibang bansa para maging kaakit-akit para sa ating mga nurse. Nagsabi na raw ang Saudi Arabia, Austria, Singapore, Japan, Germany at iba pang bansa na kailangan nila ng mga Pinoy healthcare workers. Hindi pa napupuno ang cap sa mga dinedeploy na Pinoy nurses sa abroad. Kung gusto naman daw na maengganyo ang mga Pinoy healthcare workers na manatili sa Pilipinas, dapat gawin ding kaakit-akit ang local job market para sa kanila. Sabi naman ni Health Secretary Ted Herbosa, ayaw niyang umalis ang ating mga nurse lalo't kailangan sila sa mga programa ng health department. Nag-iisip na raw ang DOH ng paraan kung paano maihikayat ang mga nurse na manatili sa Pilipinas. Simula ngayong araw, isinara na ang buong Lagusnilad para isailalim sa major repair. Nagresulta yan sa mabigat na daloy ng trapiko. May report si Katrina Son. Mula Quiapo hanggang Loton, light to moderate ang daloy ng trapiko ngayong gabi. Isinarado na kasi ang buong Lagusnilad simula ngayong araw hanggang Setyembre para bigyang daan ang major repair. Kaya may mga estudyanteng naglakad na lang. Maglalakad na lang po papunta sa kabila. Kasi sobrang traffic po kasi. Imbis na magpapahinga ka na, mapapagod ka pa sa daloy ng sa paghintay sa daan. Kasi traffic. Problema naman daw ng jeepney drivers ngayon ang boundary. Medyo mahina kasi sa sobrang traffic. Dami kasing kalsadang ginagawa eh. May alternatibong ruta naman ay binigay ang Manila Traffic and Parking Bureau. Sa Pataft Avenue all the way to the south, diretsuhin ang Padre Burgos hanggang Round Table. Tawid ng P. Burgos hanggang Maria Orosa, kaliwa sa Calao, tapos kanan na sa Taft Avenue. Asahan ang heavy traffic sa rutang ito. 1960 pa itinayo ang 235 meters Lagusnilad underpass, pero noong 2014 lang ito nalagyan ng pump para humigop ng tubig baha. Pump na kailangan na rin i-upgrade. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naging emosyonal si Tito Boy sa 100th episode ng Fast Talk with Boy Abunda kung saan special guest si Judy Ann Santos. Espesyal na kaibigan daw, kung ituring ni Tito Boy si Juday. Nagpapasalamat daw siya dahil pinaunlakan siya nitong mag-guest lalo na sa 100th episode ng programa. Ibinahagi ni Juday ang high and low points ng kanyang showbiz career. Minsan na raw siyang umabot sa puntong nawala na siya ng gana. Na-burnout din siya at nag-rebelde noong kabataan niya. Sa kabila nito, wala raw siyang regrets sa mga naging desisyon niya sa buhay. Natanong din siya kung bukas ba siya na magtrabaho sa Kapuso Network at magkaroon ng proyekto kasama si Claudine Barreto. I've always had good relationship with GMA7. I made Ouija on the GMA7 films. Nag-guest ako sa SOP, I'd be their co-host. I mean, very open yung relationship ko with GMA7. A project with Claudine, of course, why not? Nakikiusap na ang ilang guro sa mga estudyante na huwag dalhin sa paaralan ang nauso ngayong lato-lato. Nakaka-istorbo raw kasi sa pag-aaral ng mga estudyante ang ingay ng lato-lato. Maari pa itong makasakit. Sabi naman ng isang guro, ayos lang naman maglaro ng lato-lato kung sa bahay ito gagawin. Payo naman ng isang doktor sa mga batang nahuhumaning sa paglalaro nito, maglagay ng bimpo o tela sa kamay para hindi direktang tamaan ng lato-lato. Kung magkapasa dahil sa lato-lato, lagyan ito ng ice compress para maiwasan ang pamamaga. May 4 na bagong weather presenters ng GMA Integrated News. Kilalanin sila sa report ni Mav Gonzalez. Mula umaga hanggang gabi, makakasama na ang mga bagong tagapaghatid ng balitang panahon mula sa mas pinalakas na GMA Integrated News Weather Center.
Maureen Shrivers. Ipinakilala kanina sina Maureen Shrivers, Katrina Son, Amor La Rosa, at Andrew Pergiera bilang bagong weather presenters. With weather news being an integral part of our daily lives, GMA Network continues to put premium on our weather news reports and coverage, encouraging innovations amid the ever-changing broadcast media landscape. Kanina nagkaroon ng contract signing ang apat, kasama sina GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Senior Vice President for Integrated News, Synergy and Regional TV Oliver Amoroso, Vice President and Deputy Head for Programs and Specials Michelle Seva, Consultant Grace de la Peña Reyes, GMA Public Affairs First VP Nessa Valdelion, Vice President Arlene Carnay, Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo, at iba pang opisyal ng GMA Network. This is one of our milestones for this year kasi nakikita natin yung importansya ng weather, lalo na ngayong may mga global warming, paiba-iba na talaga. Mula sa magkakaibang larangan ang mga bagong weather presenter, si Andrew Porquera, na makakasama tuwing umaga sa unang hirit mula sa mundo ng sports at showbiz. Isa namang veteranong weather producer at dati ring weather presenter si Amor La Rosa, na maghahatid ng weather forecast para sa State of the Nation at saksi. Mahigit isang dekada namang reporter at veterano ng mga bagyo coverage si GMA Integrated News Senior Reporter Katrina Son, na makakasalo natin sa Balitang Hali. At ang maghahatid ng weather news gabi-gabi sa 24 oras, walang iba kundi ang Sparkle artist at national athlete na si Maureen Shrivers. Dumaan sa masusing training sa pag-asa ang apat na weather presenter at katuwang ang datos at impormasyon ng pag-asa, pati ang makabagong teknolohiya ng Metro Weather Graphic System, mapapanood na sila sa kani-kanilang newscast simula sa susunod na linggo. Weather ng Manila, no, or Metro Manila or Luzon, we're also looking at the other areas, kasama na dyan ang Visayas and Mindanao. So through our national newscast and our regional newscast, mas napaparating natin, no, ang pinakabagong balita. Bagong mga mukha, pero parehong mapagkakatiwala ang pagbabalita, ang aasahan mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maaasahan ang mga panahon. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magkakaroon ng solo concert next month ang Girls' Generation member na si Taeyeon. Pinailawan naman ang ilang iconic landmarks sa South Korea bilang selebrasyon ng 10th anniversary ng K-pop superstars na BTS. May report si Katatibayan. Nagkulay purple ang Banpo Bridge sa Han River sa Seoul, South Korea. Ang Dongdaemun Design Plaza, kung saan karaniwang ginaganap ang ilang international events. Ang Artificial Island sa Han River. Ang World Cup Bridge. At ang pamosong Namsan Seoul Tower bilang paggunita sa 10th anniversary ng global superstars na BTS. Nagpaabot naman ng pagbati ang leader ng grupo na si RM. Sa kanyang handwritten letter na pinost sa Instagram, nagpasalamat siya sa ARMY. Dahil daw sa tulong nila, marami siya na experience na hindi pa niya kailanman nararanasan. Nagpaabot din ng pagbati sa ARMY si Jimin, pati si J-Hope all the way from the military. Nagpost naman ng ilang throwback photos si V mula sa kanilang dance rehearsals, food trip, shooting at iba pang bonding moments. May pagbati rin si Suga. Sa Weavers naman, nagpost si Jin ng kanyang appreciation post sa fans. Kasalukuyan mang naka-break as a group ang BTS para sa kanilang mandatory military service, tuloy-tuloy naman ang kanilang individual activities. Ang Girls' Generation star naman na si Taeyeon, magbabalik bansa sa susunod na buwan. Para yan sa The Odd of Love concert tour na gaganapin sa July 30. Noong Abril, nasa Pilipinas si Taeyeon para sa K-verse The Ultimate Pop Universe concert. Katatibayan nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang mga balitang dapat niyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Ako si Maki Pulido. Ako naman si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.
Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMAnews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.